Nasunog ang mahigit 200 bahay sa Barangay Kapitan Tomas, Monteverde, Davao City. Sa ulat ng GMA Super Radio Davao, sa laki ng apoy, tumulong na sa pag-apula ang mga residente. Sinikap din nilang isalba ang ilang gamit at alagang hayop. Inabot ng halos 2 oras bago naapula ang sunog na umabot sa 3rd alarma. Ayon sa Davao City Fire District, hindi bababa sa 200 pamilya ang apektado ng sunog. Mahigit 1.6 million pesos ang halaga ng pinsala. Faulty wiring sa kisame ng isa sa mga bahay ang tinitingnang sanhi nito. Nanindigan ng kampo ni dating Senador Laila De Lima na hindi ang pagbawi ng testimonya ng ilang testigo ang dahilan ng kanyang pagpapalaya o napayagan siya makapagpiyansa ng korte. Bumisita sa Our Lady of Manawag si De Lima isang araw matapos makalabas ng kulungan. May report si Chino Gaston. Unang agenda ni Senador Laila De Lima matapos pansamantalang makalaya, bumisita sa simbahan ng Manawag para magpasalamat. Pinayuhan mang huwag pumunta para sa kanyang seguridad, nagpumilit daw siya dahil sa kanyang pangako. Doon sa custodial, sa detention quarters ko, I have an image there of Our Lady of Manawag. I always tell her, Mama Mary, tulungan niyo po ako makalaya. Paglabas na paglabas ko po, promise, bibisitahin ko po kayo. Sa ngayon, gusto raw muna niyang pagtuunan ng pansin ang kanyang pamilya bago pag-isipan ang mga susunod niyang hakbang. I stand by my innocence and I'm pretty certain that I will be fully vindicated in due time. Si dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre nanindigang tama ang ginawa nilang pagsasampan ng reklamo laban kay De Lima. I'll still stand by the evidence of what we gathered. I welcome it. Kung akwit siya, then sa akin, she suffered enough already. At least if she recognized that I suffered enough, I suffered more than enough. He knows the role that he has played in all of it. Kinwestiyon naman ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque ang pagbayag ng korte sa recantation o pagbawi ng testimonya ng ilang testigo na siya raw nagpahina sa ebidensya kay De Lima. It sets a dangerous message that people lie in court. Eh, dapat talagang maparusahan to the full extent of the law yung mga nagsinungaling sa hukuman. Pero giit ng abogado ni De Lima, malinaw sa desisyon ng korte na hindi ang recantation ng mga testigo ang basihan sa pagbigay ng piyansa. Nabiguraw ang prosecution na patunayang malakas ang ebidensyang nagkasala sina De Lima at iba pang akusado. I hope they had the chance to read the decision. And if they did, they would have realized na the court did not resolve the bail application of the accused on the basis of the recantation. Isa sa mga pinasalamatan ni De Lima pagkatapos ng bail hearing si Pangulong Bongbong Marcos. Pero sabi ni Senator Aimee Marcos, walang kinalaman sa desisyon ng korte ang kanyang kapatid. Chino Gaston, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ibinulgar daw ng beauty pageant contestant na si Catherine Camilon sa misis ni Police Major Alan De Castro na may kabit ito. Isa raw ito sa dahilan kaya nakaranas ng pananakit si Camilon sa kamay ng pulis bago siya mawala. Sa pahayag ng kapatid ni Camilon na isumbong na sa kanya noon pa ng dalaga ang tungkol sa pananakit. Nangyari raw ito habang nakainom ang suspect. Sa impormasyong natanggap ng CIDG, gusto na rin daw makipaghiwalay ni Camilon. Kaya nakipagkita ito kay De Castro noong araw na napaulat siyang nawawala. Itinanggi naman niya ni De Castro at sinabing nasa Batangas Police Provincial Office siya noong gabing nawala si Camilon. Handa raw magbigay ng blood samples ang pamilya Camilon para maikumpara sa bakas ng dugo na nakita sa sasakyang iniuugnay sa pagkawala ng beauty contestant. Tumulak na pa Amerika si Pangulong Bongbong Marcos para dumalo sa APEC Summit. Sa kanyang pag-alis, sinabi ng Pangulo na tatalakayin niya sa mga pinuno sa Asia-Pacific region ang food at energy security. Gayon din ang pagsuporta sa micro, small and medium enterprises at pagtugon sa climate change. Sa sidelines ng APEC Summit, makikipagpulong ang Pangulo sa ilang business leaders. Ayon naman sa ating ambassador sa Washington, humiling ang opisina ni U.S. Vice President Kamala Harris ng pulong kay Marcos. Mula San Francisco, pupunta ang Pangulo sa Los Angeles at sa Honolulu sa Hawaii para makasama ang Filipino communities doon.
Sa ngayon, mahigpit ang seguridad sa Moscone Center kung saan gaganapin ang APEC Summit. Agency na illegal umanong nagre-refer ng mga aplikante at naniningilang placement fee ipinasara. Hindi na nakaalis ng bansa ang mga nagbayad ng 80,000 pesos ng Double D Agency sa Santa Cruz, Maynila. Giit ng admin officer ng opisina, consultancy agency lang sila at di nagre-recruit. Sasampahan ng Department of Migrant Workers ng reklamong syndicated illegal recruitment ang mga opisyal at tauhan ng kumpanya. Lalaki sa aklan, patay matapos malunod sa ilog. Hindi na nakauwi ang biktima matapos ito magpaalam na pupunta sa kanyang fish cage sa ilog. Kinabukasan, nakita ang kanyang bangkay na lumulutang sa ilog. Marisol Abdurrahman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang estudyante ang binaril ng kanyang kaklase na nobyo rin niya umano sa loob ng isang universidad sa Tuguegarao City. Kinusuo na rin ng mga pulis ang suspect. May spot report si John Consulta. Duguan ng isang medtech student na nasa loob ng SUV na nakapark sa loob ng isang universidad sa Tuguegarao City, Cagayan. Binaril pala siya ng kanyang kaklase na nobyo niya rin umano. Ginulpi pa umano ang biktima sa loob ng sasakyan na pagamay-ari ng suspect. Tinangkaraw silang lapitan ng gwardiya at isang library staff, pero tinutukan daw sila ng baril ng suspect. Hindi pa malinaw ang motibo sa krimen. Nagpapagaling na ang biktima sa ospital. Ayon sa pamunuan ng paaralan, nakikipagtulungan na sila sa mga otoridad. Kaugnay ng nangyari, nasa kasudiyan na rin ng mga pulis ang suspect. Kapwa walang pahayag ang suspect at ang pamilya ng biktima. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Five days to go, kokoranahan na ang bagong Miss Universe. Bumiyahe na pa El Salvador si Miss International 1979 Melanie Marquez para suportahan ang kanyang anak at ang ating pambato na si Michelle Marquez D. Inamin niyang sobra siyang kinakabahan. Proud daw siya sa sipag, dedikasyon at focus ng anak. Labis din ang kanyang pasasalamat sa Pinoy supporters, lalo't isa si Michelle sa mga leading sa Voice for Change online voting. All out din ang support ng kapwa Sparkle Artists ni Michelle, pati na ng GMA executives. Thankful si Michelle sa suporta pati na ng fans na nagtungo sa El Salvador. Thank you so much for making the journey across the world to be here. Hello mga kapuso, see you soon! 41 days na lang, Pasko na. Bukod sa light show, matatagpuan din sa Festival of Light sa Ayala Triangle sa Makati ang isang screen kung saan pwedeng isulat ang wish mo. Isang magical village naman ang binuksan sa Malilipot, Albay. May report si Oscar Oida. Malang magical village ang itinayo sa Malilipot, Albay. May giant mushrooms na sinapitan ng life-size Santa Claus. May tunnel na puno ng Snow White at puting Christmas tree. Hindi rin siyempre mawawala ang nativity scene. So wonderful! I can feel the spirit of Christmas. Naging resulta ito ng collaboration ng lahat ng tao dito. It's a fruit of love. 3, 2, 1! It's the time of year na rin sa Makati. Pinailawan na rin kasi ang inaabangang Festival of Lights. Bukod sa nakasanayang light show, nariyan din ang kaleidoscope of sight, sound, and light. Dagdag pa sa Christmas feels ang pagpapatugtog ng mga awitin ni Maestro Ryan Cayabyab. May wish upon a light din, o yung wishing pond na may interactive screen kung saan pwede mong isulat ang iyong Christmas wish. Pinailawan na rin ang higanting Christmas tree sa isang mall sa Quezon City. Bago nito, nagkaroon ng iba't ibang pagtatanghal. Naroon din sa event ang ilang beauty queens. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
At yan po ang State of the Nation. Ako si Ato Maraulio para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Maki Pulido mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Pilipino.